try to accommodate for the last question. So I will give now the floor to our Secretary of Health. Thank you, Chris. Good morning, everyone. Once again, thank you for coming over. I think this is just a short notice, but we're working to the press conference. We are here in Davao because of the 2018 assessment and 2019 planning of our agency, the National Anti-Poverty Commission, and the purpose of our activity here in Davao is for us to have the harmonization of all our activities in Mindanao. It is also an occasion for us to assess what the NAPC has done in Mindanao as far as poverty alleviation is concerned. And it is also an opportunity for us to plan for our future activities here in Mindanao. Actually, to tell you frankly, NAPC is only based in Manila, or to be precise, in Quezon City. We don't have regional offices, but we want to give importance on Mindanao, specifically on the number of poor people in Mindanao, which is actually 40%, surpassing the national poverty incidence, which is 21.6%. So we need really to focus on Mindanao in order to help our Mindanaoans in their fight against hunger and poverty. So we have presented in our assessment and planning our various banner programs. Number one is the Sambayanihan Servisyong Sambayanan. This is the central program of NAPC, and it aims to answer the need to alleviate and reduce poverty. And one of the mechanisms, suggested mechanisms, is developing rural and urban agriculture and industry. There are many components in our Sambayanihan program. These are but not limited to the public. Providing ISF for the informal settler families and the urban poor with basic services and access to climate, responsive dwelling, livelihood, and employment. Second, developing innovative infrastructure and financing mechanisms to the rural poor. Third, strengthening the rural, urban, agro-economic value chains. Fourth, securing the health and general well-being of rural communities. And five, enhancing food security. And the most important of all is the Mindanao Special Development Program. Now, how do we implement this? We are proposing in the different local units, local government units, the establishment and institutionalizing the provincial consultative body, which is a participatory and convergence program of our agency. This is a convergent consultative mechanism at the provincial level that serves as an avenue for collaboration and coordination between government agencies, primarily the local government units and the communities, as well as mainstream the participation of people and civil society organizations in recommending, implementing, and monitoring anti-poverty programs and services. And we have also identified
provinces, 10 municipalities, and 10 barangays in each municipality. So these three programs were deliberated by our Mindanao team, and hopefully these programs will be acceptable to all the stakeholders here in Mindanao. So the bottom line actually is for us to really answer or really to implement projects and programs in the NGO of LGBT community in the whole country. So far, we are mandated by our President Rodrigo Duterte to lower down the public incidence from 21.6% to 40% in 2022. So in actual number, that translates to 6 million to 8 million people who will be affected from their poverty. So that's our target, to help 6 million to 8 million people. And of course, we are cognizant of the fact that our president has a vision, which is called a vision in 2040, which aims to give comfortable life for all Filipinos, and nobody will be left behind with this economic growth that we are having right now in our country. That by 2040, the Philippines will be transformed into a prosperous middle class society. So that is our target for NAPC, and as our collaboration and coordination with the different national agencies, we hope to really achieve the target. Thank you very much and good morning. And I also have a company for it, Mr. Fernando, who is my research team head and operation head also, who will more or less discuss with you the details of the program which I mentioned earlier. Thank you. Good morning. I'm in fact the program NAPC had devised over the past few months that everybody Noel had maybe characterized as proactive engagement. Okay. Under the guidance of proactive leadership of President Duterte, we cannot but follow the proactive engagement. Okay. So, what you have in Sambayanihan's tradition, Sambayanan, are basically programs that will affect the life of our people on the ground, here and now. Okay? Yung po kasi ang mandato, yun ang marching order sa amin, i-reduce o pababain ang kahirapan by at least 7%. At nabanggit na nga po ni Secretary Noel kung gaano kadami ang taong ito. Now, as NAPC has been engaged historically in anti-poverty programs of the various agencies of government.
But previously, it has been on the level of policy, oversight, okay, monitoring. Under the proactive leadership of Secretary Noel, our engagement will be more than just policy level, more than just monitoring, more than just oversight. This time around, NAPC will become like an event planner and monitor. Through the convergence mechanism, we will call and bring interagency frontline services to serve the needs of the basic sectors, the poorest of the poor, anywhere in the country. Okay? Nasubukan na po namin ito noong panahon namin ni Secretary Noel sa PCUP through the Urban Poor Solidarity Day. At our team, headed by the Secretary, ay mas madami po ang sektor na aming pagsisilbihan. At logically, yung pong mga convergent events na yon ay amin ngayon dadalhin. Now, if you will look at the map, ito po yung preliminary map na na-draw up namin, where the first 10 poverty incidents ay pinakamataas ng mga probinsya ay sila po ay kukulay red. Okay? Ang susunod naman po ay yung kulay blue na ang ranking in poverty incidence and magnitude ay 11 to 20. Yung naman po kulay green, ang ranking po niyan ay 21 to 30. At yung pong dilaw ay 31 to 40. Mapapansin niyo po na ang Mindanao ay masyadong makulay kumpara sa ibang region sa ating bansa. Marami ang red, mayroong blue, mayroong green, at mayroong yellow. Ito po ang walang katuna-tunang pruweba sa pangangailangan ng Mindanao Special Development Program na inilunsad po namin nitong mga nakaraang araw at dinidista sa kasalukuyan. Ang mga probinsya po niyan ay ang aming priority areas. Now, Secretary Noel had expressed his marching orders for us that we need to devise programs, projects, in order to alleviate and reduce the poverty incidence in these areas. At ang nakita po naming pamamaraan dito ay una-una through the bayanihan spirit. Ang bayanihan po ay yung ancient tradition nating mga Pilipino na magtulong-tulong, magsama-sama para lutasin ang isang problema ng komunidad. Maari pong nawala o nakapunan ito across time, pero ito po ay ang aming bubuhayin muli. Through the PCB mechanism o yung Provincial Consultative Body mechanism, is ilalapat po namin at patatagusin mula sa pinakamababang o pinakamahirap na barangay ang mga programa aming ikakalat sa mga kababayan natin. Ang isa lang po ang hiniling noon ni Secretary Noel sa amin, sa kanyang team. Ang gusto niya ay kung anumang magandang polisiya o reforma na aming maisip sa itaas, ito daw ay dapat madama ng pinakaabang
mamamayan sa Pilipinas. Dapat daw itong tumagos. Dapat daw ito ay magkaroon ng epekto sa ground. At yun po ang aming gagawin at ginagawa sa kasalukuyan through the programs enumerated here under Sambayanina sa Tritong Sambayanan. At banggitin ko lang po, yung Adapt 2010 ay yun po ay ang aming core program dahil ang climate change po, ang epekto ng climate change ay hindi na po natin mati-deny. Sa malalakas na bagyo, sa malalakas na ulan, at sa tagtuyot o drought na naranasan ng ating mga kababayan taon-taon, ang aming mga programa dito ay tutulong sa mga komunidad na maka-adapt sa mga ganitong parang kailangan, sa mga ganitong natural phenomena. So, alongside poverty alleviation and poverty reduction, this climate change adaptation program will secure the safety first of our poor communities. At sa pakikipagtulungan po sa ating mga LGUs, sa ating mga civil society, organization, at sa mga ordinaryong citizens o mamamayan, magtatagumpay po tayo dito. Yun lamang po sa ngayon, at kung may tanong po kayo, ay sasagutin po namin. Salamat po. For the question is, would like to relate na itong ginagawa namin, may mga inspiration kung naisip namin. Ano? Una-una, yung inspiration natin kay President Rodrigo Duterte sa kanyang pamamahala dito sa Davao City. Alam naman natin kung taga Davao City kayo, alam ninyo yung Davao City noon. At i-compare natin ang Davao City ngayon. No? Ibang iba talaga. At because of that, ang inspiration namin yung good governance and good leadership ni President Rodrigo Duterte. At kasama na rin yun, yung inspiration din namin na nakuha kay Secretary Bongo, no, na siya yung namuno doon sa tinatawag nating Malasakit Center at doon sa Go-Servisyo at Go-Negosyo. No? So, actually yung itong gagawin namin ay suporta doon sa nasimula na ni Presidente Rodrigo Duterte at ni Secretary Bongo. So yun na po ang aking idadagdag sa lahat ng aming mga sinasabi dito. Maraming salamat. At now, we are open to questions. So we'll be opening the floor for questions or clarifications. So once you are recognized, just state your name at kung saan po kayong ahensya galing or media outlet. So the secretary or surfer can address you properly. So you can ask your question, just raise your hand po and then we'll recognize you. Yes, ma'am. Good morning, sir. Sheila Lucendra po from Radyo Pilipinas. We have this program basically sa Mindanao and all regions of Mindanao. Do we have a certain beneficiaries for this program or all residents in the region po ba? The targets of these programs are the 14 basic sectors. The 14 basic sectors are enumerated in the law which created NAPC. Now it's a Republic Act 8425. And who are these basic sectors? Una, ang pinaka-importante yung farmers and yung rural workers. Then, pangalawa, yung mangingisda, yung artisanal fisherfolks. Pangatlo, yung tinatawag nating mga katutubo, yung indigenous peoples. Pangapat, yung urban poor, no? Yung informal settlers. Then, panglima, yung mga kabataan.
pang-anim yung kababaihan, pang-pito yung persons with disabilities, PWDs, pang-nine yung mga informal workers, no, yung mga vendors, yung mga tricycad, yung nasa transport sector natin. Pang-sampo, yung formal workers, no, na nagtatrabaho talaga sa mga pagawaan, sa mga opisina, ganun. And then, pang-11, yung sa cooperative. 12, yung mga NGOs. Tapos, 13, yung youth and student. Tapos, 14, yan pa. Yung victims of disasters and calamities. No? So, kaya meron talagang kinalaman yung aming office doon sa tinatawag nating climate change. At we are also advocating for the climate justice. Ganun. So, yun yung mga target. Hindi na namin tinatawag beneficiaries eh. Kasi pag beneficiaries, they are only waiting for the benefits. They are our partners actually. No? So the 14 basic sectors are our partners towards alleviating poverty in the Philippines. Yun po. How well and closely po ang ating monitoring that these our partners included po sa 14 basic sectors? Meron tayong mga systems, no? Kung pag-usapan natin yung monitoring, una-una dyan yung community-based monitoring systems na ginagawa na ngayon ng NAPC in coordination with different local government units. Yung CBMS ay isang real-time na survey mechanism na kung saan ay just using our cell phones, Android and iPhones, no? We can actually determine easily the status and the level of economic situation of one household. So per household po yan, pwedeng yung aming taga-survey pupunta sa isang bahay, tatanong kung ilan silang pamilya, magkanong income, at ano yung mga pagkakitaan nila, at ano yung mga iba pang mga sitwasyon or circumstances, i-input lang po sa cellphone, at immediately yung data po ay matatransmit real-time doon sa aming server sa Manila, sa NAPC Central Office. No? So yun po. Tapos may isang mekanismo ngayon na yun nga, nababanggit namin, yung pagbuo po ng Provincial Consultative Body. Ito po yung isang assembly, hindi lamang ng mga taong gobyerno, kundi kasama na po yung 14 basic sectors. Dito ngayon, mag-uusap. No? Magkakaroon po ng dialogue. Magkakaroon po ng pagtukoy kung ano ba talaga ang ugat ng problema sa isang probinsya. At pagkatapos niyan, tukuyin, kailangan mabigyan kaagad ng immediate resolution or kaagarang action. So, yun po yung aming ginagawa sa NAPC. Thank you, Sec. Yes, sir. Check. Good morning, sir. From PTV. One of the challenges, sir, is most some of the areas you identify situated in conflict areas. How do you plan to bring the services to those conflict areas or those areas na may mga presence pa ng mga? Yes, that's a good question. Actually, yung aming intervention will be also
culture sensitive, and dapat tignan din namin ano yung peace and order situation sa area, at kasama rin po diyan yung aming peace advocacy, no? Kasi nga naniniwala kami na kung hindi maayos yung lugar, yung development ay ano rin maapektado, no? So yung peace and development ay naka-factor in din diyan sa aming programang sambayanan, serbisyong sambayanan, at doon sa provincial consultative body. So pag peace sa mga peace efforts natin, kasama diyan yung mga initiative na ayusin yung mga conflicts, no? For example, in Muslim areas, merong rito diyan. So sasabayan din namin ng pag-aayos ng kanilang problema diyan, no? Peace pacts, no? Tapos we NAPC is hopeful na magkaroon din ng resumption ng peace talks, no? Between the government and NDF, CPP, NPA, no? Pero of course, ang hingi lang namin talaga sa NAPC, dapat yung both parties must be sincere in talking peace. Hindi yung nag-uusap ka ng kapayapaan, pero pagkatalikod ay nagigirahan, nagbabarilan, di ba? So, yun, kasama yan sa ating mga inisiyatiba dito. Thank you, Secretary. Anyone else? Yes, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat po. Ang katanungan ko po from the Philippine Information Agency Office, anong kaibahan ng mga programa ng NAPC? Lalo-lalo itong sambayanihan, serbisyo sambayanan, with the pantawid program of the DSWD. Yung pantawid na programa ng DSWD ay nakatutok doon sa tinatawag nating yung poorest of the poor, no? Doon sa rural at urban. Oo. Pero yun ang konsepto noon ay magbibigay ng cash incentive, di ba? Doon sa pamilya na na-identify. Para to initially, yun yung ano na dahil hirap na hirap, kailangan na bigyan ng pera monthly, di ba? Para makaahon doon sa shacks ng kahirapan. Itong sa amin, sambayanan, is ano ito, holistic, no? Serbisyo na hindi lamang DSWD ang magbibigay, kundi lahat ng mga national agencies at local government units na ang gagawing programa ay talagang pag-ahon ng ating mga mahihirap na kababayan sa kahirapan. Kaya nga ito yung aming suggestion din dyan sa 4Ps na hindi dole out dapat. Dapat magbibigay ka initially, pero dapat umaahon na sila para magiging dependent na, no? Sila sa, or kaya na nilang sila na lang ang na ang gagawa at gagalaw para sa kanilang kabuhayan. Hindi yung sabi nga nila, kapag gusto mong maahon sa kahirapan yung mga mamayan, huwag mong bigyan lang ng isda at pagkain. Kundi turuan mo silang mangisda at magkaroon ng kanin. Diba? Yun yung kaibahan doon. So ang 4Ps is focus. It's an agency
ng DSWD. Tapos kasama rin siya actually dito sa pangkabuuan na programa na yung sa sambayanihan service yung sambayanan. Maglilinaw lang mo po. Hindi po pa kaya hindi it will be an additional layer of bureaucracy. If ever the NAPC intervenes, primarily because local government units already have their respective poverty, anti-poverty programs. What can you say? Hindi rin. Kasi yung purpose nga namin, harmonization. No? May alam natin na merong mga different initiatives yan. No? Merong mga iba't ibang mga plano at may iba't ibang mga programa. So itong aming panukala ngayon ay iipunin itong lahat ng mga different initiatives, programs, and projects, no? At i-harmonize at sabay-sabay na pupunta doon sa intended beneficiaries or partners para doon sa isang common goal lang naman na iahon yung mahirap sa kanilang kanilang itong present situation. So walang overlaps diyan, walang duplication. Lastly, sir, from my end, anong anyo po ng beneficiary? What sort of poverty are we talking about here? Economic poverty, spiritual poverty, o intellectual poverty? Anong uri ng poverty ang gusto natin i-address? Una, ang ano natin is yung economic poverty talaga, no? Pero alam naman natin yung word na poverty ay very complex yan. Di ba? Meron ding ano yan, relation doon sa tinatawag mong spiritual poverty. No? Usually, kapag mahirap din sa spiritual yung tao, kasabay din yan yung mahirap din yung kanyang kalagayan. Di ba? Mayaman nga siya, marami nga siya pera, pero wala pa rin, di ba? Or minsan, hindi nakaka-take off yung mga government programs para sa ekonomiya dahil kulang din yung values o yung spiritual awakening ng mga tao. So, failure pa rin, di ba? Kailangan holistic yung tingin natin dito. Ang poverty is a complex problem and it needs also complex resolutions or solutions. So, mga ganun po. Thank you, sir. Thank you. Yes, ma'am. Good morning. I am Mayro from Philippine News Agency. Sir, yung 40%, 40%, how many families is that? And sa, at saka yung 21.6 by 2020, ano? Yung ano po, ma'am, yung 40% na binabanggit ko kanina, ma'am, ay yun yung poverty incidence ng Mindanao. Mindanao po yun, ma'am. So, kung anihin natin yan, susumahin, eh, merong 10,800,000 na Mindanaoans, no? Na naghihirap. Ang total population ng Mindanao ay 27 million. So kung merong 40% po niyan ay 10 million. 10.8. Yung 40%, sir, anong year ito? As of what year? As of 2015, ma'am. 2015. Ano yung mga factors, sir? Bakit ang Mindanao mas malaki ang poverty incidence? Yes, ganito po, ma'am, no? Marami po talagang factors. Sa Mindanao po, yung poverty is symptomatic yan ng karami-raming mga issues. Una-una, alam naman natin, tayong mga Mindanaoans, alam natin na palagi nating sinisigaw na bakit parang nakakaligtaan yung Mindanao.
ito na lang po sa budget, national budget, magkano ba ang na-allocate sa Mindanao? Diba? Mindanao contributes 15% to the GDP, no? The gross domestic product. Tapos, 45, usaping budget allocation ng national ay kakarampot lamang ang binibigay sa Mindanao. Alam ko niyan, hindi ako nagkakamali. 4.5% lang sa pangkabuuan, no? Sa katibukan. So imagine, ang imong contribution, 15%, tapos 40% sa agricultural product nga budget nga 4.5. So unsa man ang mahitabo gyud sa Mindanao, daghan gyud kayo nga maglisod, di ba? Tapos doon na pa nay gintawag nga pinaka decades long ano nga problema katong gitawag natong social injustice na hitabo diri sa Mindanao. Di ba? Mga indigenous peoples nato, ang ato mga Moro people na walaan o control o possession sa ilang mga yuta. Kaya nga naman, naamay, siyempre ang akong family, kita siguro ng mga Christian migrant, actually, gikan man tag Visayas o Luzon, di ba? Pag-ari nato dere, gitagaan tag yuta sa gobyerno nga wala gari tanananghid sa mga Moro o mga indigenous peoples. Di ba? So, kana. Plus, of course, bad governance po sa atong mga LGUs. Di ba? Nagpasagad lang because of corruption ay wala natagad ang mga katawhan. Instead of putting money to the development projects for the general welfare of the people in the local government unit, wala man, no? Nabutang lang sa bulsa. Plus, daghang insurgency na problema, no? Doon natay dako nga problema sa CPP-NPA dere, no? Unsa man na, nga nung doon na insurgency because of poverty also, because of neglect, because of kanang injustice, no? Ana, then plus ni Moro insurgency po. So daghan man, daghan yun kayo mga factors or issues nga nung ni contribute o kadakong kawadaan, kapobrehon dari sa Mindanao. And we are blessed. We are happy to say that God really loves the Filipinos because we were given a president who is from Mindanao nga nakahibalog yun sa sitwasyon sa Mindanao. At tanaw na ako, ma-transform or mabalina na, no? Kay during the SONA, President Duterte stated that budget allocations will bigger budget allocations must be given for Mindanao. Ana. So we are very hopeful nga with the leadership of President Rodrigo Duterte kanang mga issues and concerns nga atong atubang karon ay atong resolve. Of course, sulti gani namo with your help, with the help of the basic sectors, the business sector, religious sectors, and all stakeholders, kining problema nato sa kapobrehon sa Mindanao o sa tibuok Pilipinas, ato ning kaya-kaya din nato ning maresulta. Sir, for this year, what's the aim of NAPC sa reduction sa poverty incidents for the year? Yung doon nami ano unta, wala tanong. Doon ata doon nami 5-year nga i-present pero ambot lang kung kaya nato karon, no? Ang target is 6 to 8 million tapos per year doon natay gihimon. Tapos doon ay mga interventions, no? Kati kini ang usa gani kini nga pag roll out sa sambayanihan, servisyong sambayanan,
hangtod dito sa pinakaubos, pinaka sa barangay, nga hoping that barangays will have their own genuine barangay development plans. Tapos kining plano doable and implementable. Hindi itong ako nahimo kong city councilor sa Cotabato City 1998 to 2004. Ako in charge sa Committee on Good Government. Nakita na ko nga ang sa barangay development plans ba for compliance sake lang, para makasubmit lang. Unsa man itong mga projects dito? Construction of basketball court. Diba? Construction of wedding shed. Tapos, pero kung para sa pagtubag sa kagutom, wala gyud. No? So, amon ni ma mga mong projection. Ihatag na, I will give the microphone to Mr. Cao. Basically po, this is the roadmap na we intend to take, no? Year 1, which is 2019, will be the social preparation stage, okay? Yung pong social preparation includes coordination with the various LGUs, the other stakeholders in a particular area. It also includes the yung social investigation, tapos yung pong mga interagency frontline services, okay, and it also includes po yung prototyping ng mga projects, okay. Now that social preparation states po, pag na-deploy yan by year 2 of the 5-year plan, we intend to lift out of poverty at least 0.5 million, 500,000 Filipinos. Okay? Now, by year 3, okay, granting po na social preparation is continuing, evaluation and monitoring and assessments are also in place. By year 3, 2021, our minimum target is 1 million Filipinos. By year 4, okay, nag-spread na po kami sa ibang provinces, okay, now the target is 1.5. Minimum, again po, minimum. Now by year, on the 5th year, the target is 3 million minimum. Okay? Now, please remember po, this is a roadmap. It could be less, but definitely, we will work for more. Okay? Now, this targeting po is basically our guide as an agency. Okay? We are no longer concerned with how many policy recommendations the agency will turn out. Though we will still do so, but our concentration, our measure will be how many Filipinos have we lifted out of poverty. Yun po ang actual measure na mag-guide sa amin. How many persons in what area, in what barangay have we affected and lifted out of poverty? Now, let me reiterate lang po yung kaninang point ni Sec. Noel. NAPC will not be concerned with giving fish to the hungry. NAPC will be concerned with teaching them how to fish. And all our programs po will include capacity building
trainings, programs. We want to empower the poor with doable projects that they can do and deploy on their own as customized to their locality. It will no longer be a one-size-fits-all program. Every program will be customized to suit the particularities of its area. So, yung pong ganitong trajectory will involve a lot of consultation, a lot of coordination with the poor themselves. That exactly is the concept of bayanihan or sambayanihan. Tulong-tulong tayo dito. Hindi gobyerno lang ang gagawa, tayong lahat. Tayong lahat ang magbubuhat ng ating bahay para dalhin sa mas ligtas na lugar. Ito rin yung bias namin actually ay yung community organizing at community development. Kapag organized yung mga taong bayan kasi, ay yung basic sectors, ay kaya na nilang mag-engage directly sa gobyerno. Diba? Hindi na sila yung mag-aantay, kundi sila mismo ang pupunta sa mga opisina ng ating gobyerno para mag-demand na itong mga basic services ay maibibigay sa kanila. Yun yung po yung aming bias. Sir, clarification, NAPC is a policy making body and it's not an implementing agency, no, sir? Yes, actually po, kami po ang coordinating and advisory body in the implementation of the social reform and poverty alleviation activities. Yan po. So which agencies will be involved in this five-year program and achieve your goal to lift at least 3 million Filipinos by the end of the five-year program? Basically, yung mga lahat po ng national agencies man, no? For example, if we talk about farmers, kasama po dyan yung Department of Agriculture. If we talk about fisher folks, we have the BPAR. If we talk about land, no? Of course, rural workers, landless workers, we have the Department of Agrarian Reform. We talk about health, kasama po dyan yung DOH. We talk about employment, kasama po dyan yung DOLE. If we talk about yung mga vocational schools, no? Andiyan po yung TESDA. If we talk about livelihood at saka negosyo, andyan po yung DTI. Basically po, ma'am, lahat na mga national agencies ay kasama po dito sa lahat ng mga ginagawa natin. Kasi meron tayong 14 basic sectors, ma'am, di ba? So, yun po ay meron ding mga ahensya na katapat niyan. Halimbawa sa women, meron tayong Philippine Women's Commission. Sa youth, meron tayong National Youth Commission. So yun po, lahat po ng mga katapat ng mga government agencies na nagsiservisyo doon sa 14 basic sectors ay kasama po dito sa aming pinopropose ng programa. So for this roadmap, ready ang government agencies na sir sa pag-implement ng programs to support this. Ito ma'am ay isa sa subject namin sa orientation and consultation. At I don't think na merong national agencies na mag-aayaw nito. Diba? Kasi lahat naman ng ginagawa ng gobyerno ngayon, gearing towards ano, lifting, no, ng mga mahihirap natin, ng mga kababayan. Thank you, Sec. Just for... Yeah. Yes. Time constraints because the secretary has prior commitments after lunch. So we'll have last two questions. Or if there's no more questions, then we can end the press conference now. Closing statement. Yeah, so closing statement of the secretary. Itong bottom line ng ginagawa natin ngayon ay para po sa ating mission
na baguhin po ang kasalukuyang kalagayan na naghihirap na mga kababayan. At ang ating pamahalaan ngayon sa pumuno ni President Rodrigo Duterte ay pinapakita po ang kanyang tapang at balasakit sa lahat ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng talagang pagmamando sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ang serbisyo na pangangailangan na kailangan ng mga mamayan ay dapat maparating sa ating mga mamayan. At yun po ang ginagawa ngayon ng inyong ahensyang National Anti-Poverty Commission bilang isang coordinating at advisory body or agency para po sa pag-implement ng tinatawag nating social reform and poverty alleviation programs. So, muli, nagpapasalamat po ako sa inyong pagpunta dito sa ating very brief na press conference. No? Maraming salamat po sa inyo at sana po ay huwag kayong magsawa na suportahan ang NAPC at ang buong gobyerno ng ating President Rodrigo Duterte. Sama-sama po tayo. Alam ko, kapag sama-sama, ay talagang walang imposible. Of course, kasama rin natin dyan sa ang ating pagdasal at pag ganun ang gagawin natin, wala talagang imposible sa lahat ng ating ginagawa. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, okay po. Sure. Time up. Wait lang, stop ko.